Sa palagi ko, si Marcos ang gumawa niyan, isang elemento ng kanyang paghahanda para magpataw ng martial law. Mahal na Pilipino, bong bong Marcos. Tuloy ang pagbabago, bong bong Marcos. Ang aking presidente, bong bong Marcos. Para sa Agila ng Norte, bong bong Marcos. Bangon muli, eto na ang bagong simula. Muling nabuhay ang panibagong pag-asa sa pagsibol ng liwanag sa bagong usaba. Sa palagi ko, si Marcos ang gumawa niyan, isang elemento ng kanyang paghahanda para magpataw ng martial law. Nangyari yung Plaza Miranda bombing. Nangyari yung tsyorya ni Joma. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary leap na sinasabi. Yeah. Na predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a different kind of brilliance. May pagkakuan dahil ginamitan ng act of terror. Mm-hmm. Like the bombing of the Liberal Party meeting the Avance in August 21, 1971. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party, yes, na si Marcos. Yes. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party, yes, na si Marcos. Yes. You know, when I proclaimed martial law, I didn't proclaim martial law alone. It is made to appear as if I just signed the decree and said, I impose martial law on each and every one of you. No. I ask the legislature to please pass a law proclaiming martial law, because there was anarchy in the country. Kilala ang petsang Agosto 21, 1983 bilang araw kung kailan pinaslang si dating Senador Benigno Aquino Jr. Ngunit 12 taon bago ang pagkamatay ni Ninoy, naganap ang isa pang pangyayari na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan. Ito ay ang Plaza Miranda bombing. Gabi ng August 21, 1971, nang ipakilala ng Liberal Party ang mga kandidato nito para sa pagkasenador sa isang rally sa Plaza Miranda sa Quiapo sa Maynila. Nagtipon-tipon ang ilang mga kasapi nito para sa kanilang meeting de Avance. Dinaluhan ng humigit kumulang 4,000 katao ang campaign rally ng partidong tumutulig sa noon sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Alas 9.15 ng gabi, sa entablado makikita ang mga kandidatong nagtataas ng kanilang mga kamay habang pinapalakpakan ng mga tao, kasabay din ay ang pagtugtog ng banda at mga fireworks display. Nang bigla na lamang silang makarinig ng 2 malakas na pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong paligid ng plaza. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, 2 granada pala ang inihagis sa entablado. Ang punteriya sana ay ang mismong entablado kung nasaan naroroon ang mga kandidato. Pero ang isang bomba ay hindi umabot sa target, kaya karamihan sa mga namatay at nasugatan ay ang mga nanonood na nasa gilid ng entablado. Dahil sa pagsabog na ito, 9 kataong namatay at mahigit sa 100 ang nasaktan. Kabilang sa mga nasawi ay ang Manila Times photographer na si Ben Rojas at isang batang 5 gulang. Nagtamo ng matinding sugat sina Senator Jovito Salonga, Sergio Osmeña Jr., Eva Estrada Calaw at Sunny Osmeña. Noong panahong iyon, ang Liberal Party ay tumutuligsa sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos. Maliban sa Liberal Party, may mga ibang grupo din na nagrarally at nagsasagawa ng demonstrasyon.
bilang pagpapakita ng hindi sila sumasang-ayon sa administrasyon ni Ferdinand Marcos. Kaya naman wala silang ibang alam na may pakana ng pambobomba kundi ang Marcos administration. At agad na pinagbintangan ng nasabing malagim na pangyayari ay walang iba kundi si Marcos. Makalipas ang ilang taon, napatunayang CPP, NPA, NDF ang nasa likod ng Plaza Miranda bombing. Pinatunayan ito ng mga dating pinuno at founding father ng CPP. Kanilang isiniwalat na si Joe Masison ang nag-utos na maghagis at magpasabog ng granada. Na-predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a different kind of brilliance. May pagkakuan dahil ginamitan ng act of terror. Bumuo din sila ng iba't ibang mga organisasyon sa ilalim ng kabataang makabayan at nagsagawa sila ng mga kilos protesta, gayon din ang pagtatangka nilang pasukin ang palasyo ng Malacañang. Sinasabing nakipagsabwatan ng grupo kay Mao Zedong, ang pinuno ng Communist Party ng Bansang China noong 1972 para sa pinansyal at armas na kailangan nila. Kung ating babalikan ang nakaraan, malamang ay alam nyo ang tungkol sa MV Karagatan. Pilit na inilihim ang pagdating ng MV Karagatan noong July 1972. Karga ang mahigit 1,000 baril para sa New People's Army. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkataon na naispatan ng barko ng eroplano ng isang logging company. Sa mahigit 1,000 baril na karga ng MV Karagatan, nasa 200 lamang umano ang nadala ng mga gerilya sa kampo ng mga NPA. Dahil sa pagdagsa ng mga sundalo noon, karamihan sa mga baril ay iniwan na lamang ni na Victor Corpuz at nakumpiska ng militar. Kaya masasabing isa ito sa mga naging tagumpay ng mga militar laban sa mga NPA. Kung binigyan ng pagkakataon na magtagumpay sila sa pagpuslit ng mga baril na ito, marahil ay ibang-iba ang nangyari sa kasaysayan at baka hindi na lamang martial law ang nangyari noon. Baka nagkaroon din ng civil war. Ginawa nila ang pambobomba upang pagbintangan ng mga taong bayan si Ferdinand Marcos. Gusto daw ng CPP-NPA gumawa ng gulo para mas marami ang magagalit sa gobyerno ni Ferdinand Marcos. Dahil sa nakikitang marahas na pagtrato sa mga aktivista noon, kaya lalong tumindi ang galit ng mga tao kay Marcos at lalong dumami ang sumanib sa NPA. Kung kaya naturingan nilang recruiter ng CPP-NPA si Marcos, dahil sa panahon ni Marcos dumami ng husto ang kanilang mga miyembro. Mga miyembrong bulag at salat sa totoong nangyayari sa bansa mula noon hanggang sa ngayon. Subalit may isang malaking katanungan lamang na hanggang sa ngayon ay wala pa ding tiyak na kasagutan. Bakit wala si Benigno Ninoy Aquino Jr. sa meeting de Avance? Mismo ay kaalyado ng partido at tumatakbo din bilang senador noon. Ayon sa mga lumabas na pahayag ng ilang dating miyembro ng CPP, si Ninoy ang nasa likod ng pagpapasabog na ito sa Plaza Miranda. Pilit lamang itong itinatago mula noong maupo ang kanyang asawa na si Corazon Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas. Maraming tao na ang nagpatunay na hindi si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang utak ng Miranda bombing, kundi ang mga CPP-NPA sa pamumuno ni Joe Masison. Kamakailan lamang, si Buhay Representative Lito Atienza ay nagsalita na ang utak umano sa likod ng Plaza Miranda bombing ay ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines o CPP na si Joe Masison at hindi si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon din sa aklat na sinulat ni Jovito Salonga, isa sa mga malubhang biktima ng Plaza Miranda bombing noon at Victor Corpuz na miyembro ng CPP-NPA, hindi si Marcos ang may kagagawan ng pagsabog sa Plaza Miranda bombing, kundi ang mga NPA na kakampi o kaalyado ni Ninoy Aquino. May isang mamamahayag na taga Washington ang nag-post tungkol sa Plaza Miranda bombing. Ayon sa kanyang pahayag,
matagal na panahong sinisiumano ng mga tao si Marcos sa pagpapasabog ng Plaza Miranda. Sa kalaunay lumabas din ang totoong hindi siya ang nag-utos o nagplano man sa pagbobomba sa Plaza Miranda. Isa sa mga katotohanan. Si Ninoy Aquino ang responsable sa pag-utos at pagplano umano sa pagpapasabog. Nakipagsabwatan si Ninoy Aquino umano kina Joma, Commander Dante at Victor Corpuz. Kasabwat din nila umano ang mayor ng Maynila na umalis palabas ng bansa pagkadeklara ng martial law. Si Ninoy Aquino ang Secretary General ng Liberal Party noong panahong iyon. Subalit ang mga kapartido umano ni Ninoy ay nagtataka kung bakit hindi siya nakarating ng gabing iyon. Ang gabi ng pagbomba sa Plaza Miranda noong August 21, 1971. May nagsabi na pumunta naman daw si Ninoy sa plaza pero tapos na ang pagsabog nang siya ay dumating sa lugar. May nagsabi din na tinawagan si Ninoy ng CPP-NPA chairman na si Jose Maria Sison kaya hindi na siya tumuloy sa nasabing meeting de avance. Subalit ang mas totoong tumatak sa ating kasaysayan. Pinalaya ni President Corazon Aquino si Joma Sison mula sa pagkakataon